Alam ba ginamit niya kanina, Clint? So, ano na lang. Oh. Yan, unorthodox speaking talaga to eh. Clint, ayun, no? Clint Core, oh. Yan, Clint Core. Yan ha. Clint. Oh, yun na nga, Clint! So, let's see. Nako, mainit parehas ng team sa to. We'll never know kung sino bang mananalo rito at not unless magbakbakan ng dalawang team na to. At eto nga, game number 2 para sa ating quarterfinals Clash Esports up against Covenant. In 3, 2, 1, let's go! And here we go in our second game ng ating quarterfinal round sa ating bracket number 1 Clash Esports laban sa ating Covenant. At eto na yaku. Yes, bakala. Ayun oh. Good luck, have fun. Sabi ko ni Clash Esports. At eto na yaku. Kung gusto niyo makisabay sa thrill kabat excitement namin na darama, syempre mag-register na kayo sa Sabong International. Tatlong tao lang po nandiyan yun sa ating pin comment ang pwede niyong tanungan kung paano ba kayo makapag-cash in, cash out, o register sa Sabong International. Nandiyan po si Ma'am Levit Wason, si Ma'am Altea Juan, at syempre si Ma'am Christine Avila. Sila lang po ang tatlong natin at meron pong po si Changi para sa ating red side. Post daw po mga Sir Chip. Post daw po, red side, post. At ito, magkaka-post na nga tayo. Yung? Yes, at meron nga po tayong post sa ating red side. Ang Bentrix Ipro, yung malupit. Oo. Ito na. So, simula na ating game number 2 para sa quarterfinals. Pakilala ko na side na Clutch Esports si Aqua. Yes, let's go. Si Tony, gagamit na Rafaela improvements para sa kanyang Alice. Kun Kazaki para sa kanyang Granger. Chinese character para sa Lunas. At Shinji para sa kanyang Lord. At syempre, para naman po sa side ng Covenant, nandiyan si Zed para sa kanyang Joe. Si Sin City ang gagamit dito ng Chang'e. Si Art ang gagamit ng Balir. Si Lay naman po para sa ating Tigreal at Lucy ang gagamit dito ng ating Clint. Mainit. Eto, may early aggression niya ako. Mabibigyan niya ang ating Joe. No, figure out. Boom! Inabot siya ako. First blood going in favor ng ating Clutch Esports. Yung dali. Nadali ah. Nako, this is a double MM lineup para sa ating Clutch Esports. Alam niyo naman, double MM lineup eh. High risk, high reward lineup yan. Kapag tumaba ang dalawang MM eh, nako, nasa malita dyan, Sir Chief. Delikado yan. Delikado. Oy! What a flicker in para sa ating ano, pero hindi niya inabutan ang flicker out doon ng ating Lunox. Mahusay, both passants dito, mga kuya mo ah. Pero, parehas na ka, ito level, kaka-level 4 lang ni Granger dito. At si Clint dito, medyo na-delay nga siya sa buff niya. Naago ata yung red buff niya, no? Hindi ako. Ay, ba't wala sa kanya? Naago ba? Hindi ko napansin. Oo nga, wala sa kanya yun. Naago nga siguro. Pero eto, despite ng kanyang kabiguan at kanyang ano, na pagkaka-pick up, siya pa ang unang pumoporma sa ating ano, level sa ating ano, turtle, sa ating first turtle dito. Siya pa unang pumorma rito. Opo, syempre para makabawi kasi down ka na nga, pag hindi ka pa pumorma, we eh, nasaan na mali tayo diyan. At sobrang layo ng ating Clutch Esports, hindi sila doon nagkaroon ng time. Ayun ang laking tulong ng Valeria ko. Yes. Kaya usok nila kayo. Nako. Tsaka yung ano niya, yung kanyang first kill lang dito eh, pag naka-SS mode siya, napakahirap maglakad. Pero ito, pinasok siya, Yaku. Kahit hindi siya SS, Yaku, basta matama ka ng tapos. Oh, talagang may stun ka na. Pero yun nga, medyo palit ang bigas na nangyari doon. Nabigyan ni Lunox dito ang ating Balert. Same thing naman, nasa tower, nasa air effect siya ng tower noon. So nabigyan siya ng tower at yun nga, na-pick up din ang ating Lunox. That is a 1-for-1 trade. And I guess that's an equal trade-off para sa ating both teams. Parehas naman na mage support ang nadali ron. Nako, mainit ang digmaan dito ah. Pero I think that ano pick up will go to ano to Lunox kasi siya nakapatay. Oo, tapos buhay siya nung namatay yon. Unlike dito sa ating Balir nga eh patay siya nung namatay ang ating Lunox. Although yes na counted sa kanya yung kill na yon. Uy, galit na galit sila kay Balir. Ayaw nila talaga, bakit kayo? Pero grabe, pusong bato rin si Tigreal. Ayaw niya rito pumasok. Eto na nga, pero may KSD bola yan. Nagpapagod lang kayo, Sir Chief. Oo. Easy lang kayo dyan. Pero ito si Clint, ha? Medyo tumataba na ito. Yako, delikado ito pag tumaba talaga. Pero Yako, dalawang MM haharapin yan. Kahit delikado yan pag tumaba. Nako, sabi sa'yo, pag pinagsama mo ang Blazing Duet, tsaka ang Death Sonata. Pero ayun nga, maganda kay Clint, Yako.
super long range. Ooh. Dahil nga doon sa passive niya, pag nag pag nag-cast siya ng skill, yung passive niya kakagat dito na may straight line penetration. So tatagos. Nako, ibig sabihin pag nag-straight line sila, yako lahat sila isapul-sapul dito. Oo, sapul-sapul yan lahat ng nasa linya, yako. Pero tingnan natin dito kung may magagana pa para masampulan natin sila. Pero yun, hindi nakuha si improvements doon. At ayun, Rhapsody ginamit dito, pero hindi tatama ang karamihan ng bala, isa lang ang nabigay doon. So yun, wala masyadong kaganapan ulit. Yes. Not back to farming lang itong mga tropa natin. Tingin ko this will be ano ha, medyo mahigpit na labanan to. Yako, tingin ko for both teams, napakahigpit na bakbakan ang magaganap dito. Oo, so tingin natin, will we get the upper hand early in the game? Pero as of now, medyo tablado pa labanan dito. We have the dragon, ikakas ba? Pumasok natin siyo, pero hindi. Nanakitan siya doon, nanakitan siya ng konti. Pero eto na, boom, first damage. Potential na ating Clash Esports showing their power dito. This will be a 2-for-nothing exchange. Oh, ganda naman nun. Boom, yes. No, make that a 2-for-1 exchange. Going in favor ng ating Clutch Esports. Plus, Turtle pa nga mga Yaku. Nakakuha pa nila dito at Turtle, no? Pero yun, na-stun nga. Ayun ang makagandahan doon kay, ano, Yaku, kay Valir. Pero dapat yung mga to-utilize. At ang pangit naman sa kanya, sobrang lambot niya, Yaku. Yes, at yun nga, medyo kailangan na, sa likod lang siya lagi rito ng ating Tigreal. Nasa mali siya dyan kasi medyo sobrang ano siya alagas sa kanya mid lane. Although naiintindihan ko naman, one of the most important turrets into this game is ang mid lane. Pero kailangan niya rumakain roll. Mage siya, early damage potential, meron siya. Dapat siya yung rumarakain roll dito, Yaku. Medyo nasa mali tayo dyan. Medyo stay ka lang sa mid. Nagpapataba ka. Eh kahit gano'n kung pakataba, sa sobrang payat ng isang Valir, maaga ka pa rin mapipick up. Unlike sa ating Lunox, nakakita mga rotation ng Lunox natin. Nasa top, nasa bottom. Roger, Roger. At ito na, bigyan ng atas si Zed. Pero nakatakas pa siya. Uy, grabe. Uy, ayaw patawarin niya. Uy, ayaw naman yun. Ang ganda sana na mangyayari doon. Pero not enough. Nako. Nako, ayaw patawarin indeed ng ating ano ah, ng ating Clutch Esports doon si Joe. Pero muntikan pa makatakas doon. Pero eto, Yaku, nako, spotted na naman nga po ang ating Tigreal doon. Nag-iisa ka dyan. Bakit ba ang hilig nyo mag-abang ng nag-iisa? Yes, naintindihan ko, you're gathering information. Pero in case na may makuha ka information, anong gagawin mo? Tatakbo. Mapipick up ka lang doon eh. When you're gathering information, make sure merong may medyo perimeter sa'yo na damage dealer. Yung. Nasa mali tayo dyan, Sir Chip. Yung. Nakatayo ka dun eh. Wala naman sa... Ginagalit yun naman si Yaku Monty ha. Nasa mali, nasa mali. Ayun na nga, Nelson na kaminas na nga dito. Uy, nako. Munti ka na yun, nagrabe ha. Kapirasong konti na lang yun, patay na dapat yun. Isang one hit na lang. Pero hindi ganun kalayo yung advantage ng Clutch Esports dito, Yaku ha. Yes. Okay lang. Ang kalaman sa gold. Pero Yaku, pinasok pa. Aray, sakit. Sakit. Ang ganda nung ginawa. Unang pasok, Lunox. Sinalo niya yung dalawang ano damage ng turret. After nang pumasok naman, out na yung Lunox, pasok naman yung ating ano float. Mahusay, mahusay ha. Maganda yung ginawa nila doon ano play para ma-pick up nga ating ano ang ating Chang'e. Yes, 6-2 na po ang ating scoreline. Lamang na po ng 3,000 rito ang Clutch Esports. Ayun na, na-destroy na nga yung turret sa baba. At ito, ano pang gagawin nila? Nako! Nako, direct pwede item check muna tayo habang walang kaguluhan sa ating ano kapaligiran. At ito mukhang may kaguluhan pa kasi kahit tayo pwede mag-item check mga Yaku. 8 seconds tayo mag-item check. Ito pinasok na nga si Lulu. Abad na boom. It will fall down. Wawa! Ang sakit. At ito, way of the dragon. Niligtas! Very good. Very good. Na pagkakawan na yan ha. Nako, nasa maganda yung galawan na gano'n. Uy! Ulti sa wala. Nako ha. Mahusay. Napiko na siguro si Tigreal. Sabi, anak ng way of the dragon niya no. Nag-ulti tuloy sa wala si Tigreal doon. Sabi niya, eh niligtas mo eh. Eh, gamitin ka na lang dito ang ulti ko sa wala. Nako. Damay-damay na. Damay-damay na. Nako, medyo. Ito na nga ating item check. Para sa ating Ranger, well, Raptor Machete, Warrior Boots, Hunter Strike, and syempre, Brute Force. Brute Force ang pinuo niya rito. Well, hindi siya nag-focus sa damage dito, which is good. Syempre, para medyo, hindi naman ganun ka rin mapick up ang inyong core. Samantala, ang ating namang Clint dito, Raptor Machete, at Sweep Boots. Well, ako, medyo nasa mali atay Sweep Boots, yako ah. Meron bang ikatutulong kung mabilis tumira ang ating clip? Medyo wala naman yata. Pwede naman, Yaku. Pero yun na nga, Diyos ko, ang sakit. Grabe. Yes, and going for endless battle. Ba't nyo kasi tinalo AR? Oh! Sabi dito na improvements AR daw. Yung Empress, yung all mga babae daw. Uy! Nako! Mga babaero kayo, Clutch Esports. Mga babaero! Yan. Nako, nasa mali yan. Sila pala gustong kumalab. Ayun, kalaban namin dapat yun. Ooh! Ligaw Gaming ang gusto ng mga kuya mo rito. Nasa mali yan, ha? Nasa mali. Alam mo yung ginagawa ni Tigreal, Yaku?
nung SS niya kasi ang ginagawa niya SS Flicker sana. Eh kaso nga wala na mga follow up doon. So wala na. Eh pero pag SS niya, tinipid niya yung Flicker niya. Oh, Pidge, tingin ko mas okay pa naman at least. Yun nga, mabilis na mag-cooldown ng ulti ng Tigreal kaysa naman sa kanyang Flicker. Mm. So good choice na rin, good choice na rin. Not bad, not bad, not bad. Pero ito, napakasakit na nga. Dito na ating Clutch Esports. 11-3 po ang ating scoreline. Lamang na po ng 8,000 dito ang Clutch Esports. Level 1 Lord. Ito na po. Dinadarag-darag na nila dito. And walang contest na magaganap para sa side ng ating Covenant. This will be an easy Lord para sa kanila, mga Yaku. And this could mean the game para sa ating Covenant, mga Yaku. Kasi meron silang means dito, burst potential, para i-end this game with the help of this Lord. Ito, agaw pa nga ng red map, Yaku. Uy, hindi siya nakaagaw. Nakakuha ni Changi Ro. Oh, medyo malupet si Trigan si Changi na yan. Pero hindi niya napansin. Medyo nabig nga doon ang kanyang magic sarap. Ito, ang kapalit. Level 2 tower. Yun, medyo nasa mali. Oo, sige, sa inyo red buff. Hapin yung level 2 turret nyo. Medyo nasa mali yun, ha. Ito pa isa. Subukan mo ikas ulit yan yung magic sarap mo. Sabi siya, mawawalan ka mamaya kay Lord. Ayun na nga, mabibigyan niya ata dito. Shinji, nako, medyo delikado yung mga ginagawa nyo dito. Yung blood out dito. Talagang ready na with the blue buff as well. Kapag ito pumasok, nako, delikado. And yung Lord, nagpamansya na doon. So ito, isasabay nila to sa Lord. Then Sunata, binato na dito para maispatan na yung posisyon nila. And feeling ko ipupus nila to. Ito, papasok po ba to? Nagre-recall pa nga dito si Improvements. Pero natutunan ko, papasok na yan. Yaku ha. Hoy! 3 months na nakuha niya nga doon. At ito, pinasok na with a blood out dito. Nako, nanakap siya. Pero vengeance pala ang gamit na dito. Vengeance, Yaku. Grabe, ang sakit. Indeed, oo, pero nakulong sila. Nakulong ha. Pero okay lang kasi boy, pang apat na miyembro dito na Clutch Esports at ito ipapalagpa. So tingnan natin kung may Flicker na kapag mangyayari dito. Nako, eto, wala. Hindi nila magagawa yun. Pero pupunta sila sa top para pumush doon. And let's see kung ipoproceed pa nila. Yun o. Shoutout kay Yasmin! Uy, sino yung Yasmin yan? Yasmin Curly Man? Nako, malupayit siya na. Uy! Curtis, ito pinagsama naman si Ant Curtis at si Yasmin Curly. No. Grabe ka naman doon. Magandang nais mong kombinasyon ha. Malupechi. At eto mga kaibigan, this is turning out to be a Clutch Esports game mga Yaku. So, medyo one-sided, medyo nabugbog dito ang Covenant natin. At pero di ba tapos ang laban niya? Yes, di pa naman tapos ang laban. Siyempre may clutch play naman na pwede mag-adapt dito. At huwag natin kalilimutan, tulad nga sabi ni Yaku nung kanina, Clint Chan mga Yaku. Nako, Clint Chan, medyo masakechi yun. Tsaka top PH yan mga Yaku, ang Clint dito. Sabi ng PH, ayun ang sabi sa chismis ha. Ay nako, alam mo, medyo mahirap yung chismis na. May bago chismis na ako nabalitaan ngayon, Yaku. Balita ko, meron daw ngayong ano eh. Yung medyo ano raw, video. Ay, hindi ko alam yun, di ko tinapos yun. Yung video? Oh. Di ko tinapos yun. Ang alam ko lang eh, yung lumingon, tas nakangiti siya, ayun, tas nakatalikod siya. Ay Yaku, DIY yung binabanggit kong video rito. Ano may binabanggit mo? Ayun nga, yung lumingon, tumingin, ayun lang naman yun. DIY yun? Oo, yun ata yun, Yaku. Pero ako wala nang alam niya. Ay, nagtuturo siya? Nagtuturo ata. Okay. Yun nga yata yun, Yaku. Yun nga yata yung gusto kong mapanood mamaya. So mamaya, hanapin natin yung video at panonorin natin mga Yaku. But for the meantime, let's get back into the game. At eto na nga mga Yaku. This is turning to be a disaster para sa ating Covenant, mga Yaku. Medyo, yun nga, medyo tagilid na talaga ang B4 nila dito. Middle lane, parang mapasagit. Loy, pero wala yatang Wait and Crunch. Ito, pumasok na nga ating Alice. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos, Yaku. Grabe naman ang Papa Alice. Oh, grabe yung distribution ng damage ng Blazing Duet, Yaku. Tunaw, itip, Yaku. Grabe, at eto na nga ata yun. And this is it. Eto na, Triple Capo Lunox and Clutch Esports will take their team to the next round. Yes, eto po. Clash